Good morning. Good morning. Ito po yung papakita ko po sa inyo, sisilipin natin itong hybrid ni Papa, no? Yung 79 po, ano. So, ang ganda na po ng tignan itong kwan po nila. 79 po, no. So, ang kagandahan po nito dahil sabog po siya, dikit-dikit po, no. So, ito po ay sabog. Napaka-challenging kasi hindi siya transplanted, ano? Direct po siya na tinanim. So makita natin dito na napakaganda ng pong tignan dahil ito po ay nasa ano na rin to, 50 plus na days na mula nung naisabog, kasi ilan lang yung pagitan po namin, 7 days. So ito ay nagwano na, nalagyan na ng gwano. Kumbaga, hindi ko lang alam kung may ilalagay pa siyang fertilizer. Pero nakita po natin, ang ganda po ng tayo po ng palay. Malalapat din ba kanyang mga dahon. And then, wala po kaming nakikitang mga sakit po nakikita. No? Kasi yung mga nakaraan talaga dyan, nag-yelo. Pero ito, medyo okay pa naman yung ano niya, yung mga dahon po niya. So, tuloy po natin ano, yung pag-usapan po natin yung ano, mga ginagamit ko dito na foliar po, ano. So, dito po sa tanim ko, salamat. Hindi po ako madalas gumamit po ng mga ano, ng mga malalakas po na fertilizer, yung mga foliar po, ano. Kasi kapag meron pa akong organic po, ano, hinahaluan ko po to ng organic. So, kaninang umaga, kumuha ko ng mga abo po, ano, na galing po sa lutuan po namin. So, kumuha po ako doon dahil tinatapon lang naman po yung abo. So, kinuha ko po siya. So, ngayon pag-usapan po natin ano po yung mga benefits na makukuha po dito sa abo. So, ang abo po kasi mayroon pong nutrient po na nakukuha po dito. Like magnesium, potassium, tsaka phosphorus. Yan po nakukuha po doon sa abo po, ano, yung pinaglutuan po ng kahoy. So, based po sa pag-aaral, ito po yung nakakatulong po to para po sa pagbubulaklak po ng ano, ng mga halaman. Like kung gagamitin mo to sa garden, maganda po to. And dito po, kinuha ko lang po tong abo para pa sa ganun po yung gamitin po dito sa ating palayan, no. Pero ito, hindi po masusuplayan po ng lahat kasi 1.3 lang po ito, ano. Napakalawak po, no. So ito ay gagamitin ko lang po sa part po na dito po sa hybrid na tanim po natin. So ito po yung abo na kinuha po natin, no. Yan, sayang naman hindi natin gagamitin, ano. Napakaganda po kasi wala po halong plastic po, no. Kasi yung may bahay nagluluto, may mga inahalong mga plastic na sinusunog. Ito po ay pure po na kahoy. Tsaka abo po ito ng ano, ng nyog, yung pinagbalatan po ng nyog. Tsaka yung pong kanyang mga ano, shell po niya. So ito po yon, no. Napakaputi po, no. So ito po yung gagamitin po natin sa ating palayan. Although try lang po natin kasi wala pa tayong budget sa ano, sa pulyar, no. So dapat ito nilagay na noon pa. Pero sa ngayon ay ilang araw pa lang naman tong palay po natin. So, lalagyan po natin. Tignan po natin sa susunod na mga video po natin kung ano yung maging epekto. Ayan, oh. So, napakapino pa, no? Ayan. Maganda po yung gamitin sa palay. Lagyan ko lang po, no? Tignan natin kung ano pong magiging epekto po dito sa palay. Maganda at may tubig pa, no? Kaninang umaga po, umulan po. Pero hindi masyadong malakas. Kaya nagpapatubig na naman po ako. Kulang po kasi yung tubig. Yan, try lang natin dito.
Sayang naman kung tatapon lang itong abong, kinuha natin. So, itong part po na to, ito yung nilagyan po natin na. Yan. So, ano magiging epekto kaya to nung pag, ano, pag nilagay po natin. Ito po yung linipat namin na po natin na, ano, na palay. So, hybrid. So, makita po natin napaganda po ang kanyang, ano, suhi, ano, ang gipi po niya. Ayan, ano, kumakapal. Isa pong technique po, ano, para makatipid po tayo sa paglilagay po ng fertilizer. Pwede natin gamitin natin yung mga palayan po natin ng mga organic po, ano. Maganda naman gamitin kasi organic tsaka inorganic ay nagre-resulta naman po ng maganda pong ano, paglago po ng palay. Kasi mga nakaraan, mga una kong video, ginamitan ko to ng ano, ng fish amino acid na gawa po sa compost, no? So, maganda rin po kasi magamitin ng mga to, micronutrient na ano, ng palay. So, nakakatulong po siya sa paglago po ng palay. So, dito, hindi man natin lagyan lahat, pero unti lang dahil noong mga nakaraan na ginamitan ko ng mga ano ng mga organic ito, maganda naman po yung ano yung paglago po niya. And based po sa experience ko na yung mga nakakatipid po ako ng mga ano ng mga fertilizer na dapat na ilalagay diyan yung mga mahal na fertilizer. So ngayon hinahaluan ko ng organic para sa ganun ay makatikim din ng mas magandang ano fertilizer, no, hindi synthetic. So yan po yung mga advantage kapag sa pagpapalay may alam kang full jar na pwede mong concoction na pwede mong ilagay mo lang kasi kahit sobra yan wala mong problema kasi hindi maepekto ng palay, no. So ito ginamitan ko ng abunga po ngayon. Tignan po natin, ano, basta kung gamitin ito, ginagamit ko ito sa garden ko. Pero why not na gamitin din sa palay, no? So, yan. Hanggang dito lang po yung vlog po natin. Maiksi lang po ito. So, maraming salamat sa mga viewers and subscriber po. Salamat din po kay Agriculturist, no? Sa panonood po nating video. At nakaka-relate din po ako doon dahil sa pong agriculturist ito, nakatulong po siya. Pagpapalago po ng mga palay. So, maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Bye-bye.